top 1 question. Bakit nga ba tayo nagbebeta? Ang pagbebeta natin ay isang uri ng passion o tinatawag natin na kagustuhan. Kung bakit tayo nagbebeta? Dahil nagagandahan tayo sa kanyang form at finish, at syempre meron siyang naidudulot sa atin na kasiyahan. So for me, ang main reason bakit ako nagbebeta, kasi gusto kong alagaan ang beta. Dahil yan ang napili kong alagaan. At syempre, maganda yung form and finish. At manghang-mangha talaga ako sa kagandahan ng beta fish. So, pangalawang tanong. Ano ba ang pwedeng mangyari kapag nagkalaga ka ng beta? Maaaring kikita ka sa pagbebeta. So, aminin na natin na merong pera sa pagbebeta. Kasi mostly, hindi breeder lahat. So, merong bumibili at meron din ang nagbebenta. So, profit yun, mga ka-lods. At imagine that, kung magkakaroon ka ng 5,000 fry o 1,000 fry, kahit 1,000 lang. So, sa halagang 10 pesos, so magkakaroon ka ng 10,000 pesos. Example lang natin yung mga ka-lods para magkaroon kayo ng idea kung bakit tayo nagbebenta. So, ang pangatlong dahilan, meron tayong tinatawag na mga beta show kung saan sumasali yung mga iba't ibang mga hobbyists at saka yung mga beta breeder nationwide. So, kasali na dito yung Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, may dalawang grupo dito sa Pilipinas, itong Beta Enthusiast at saka Asian Beta Alliance. So, I belong to the Beta Enthusiast of the Philippines sa Davao Chapter. So, kung gusto mong maging member o magkaroon ng chance na sumali, so you can contact all the BIP officials dito sa Davao. Ang pagkakalam natin, marami dito. So, kung saang lugar ka, i-post mo lang sa Facebook at saka magtanong ka sa mga kabiyas kung sino at paano makasali sa mga grupo o association ng Beta Enthusiast. So, I hope nakatulong itong sagot sa mga tanong natin, mga ka-lods, para magkaroon kayo ng idea sa pagbebeta ninyo. So, at syempre, higit sa lahat, dapat supportive yung mga partners nyo, yung asawa nyo. Kasi yan ang nag-motivate sa atin na magbeta tayo, tapos patuloy nating alagaan yung ating mga alagang beta fish. So, very thankful ako sa asawa ko kasi nung una, hindi niya matanggap itong ating pinili na industry. So, after that, nakita niya na naging mas makulay yung buhay namin sa pag-aalaga ng beta. So, ang tips ko lang sa inyo, dapat pag-usapan nyo ang tungkol sa pag-aalaga ng beta kasi hindi siya biro at very challenging talaga itong ating ginagawa ngayon. So, sa lahat nga pala nagtatanong kung para saan ba yung produktong yam. Yung produktong yam ay pwede yung ipakain sa gabi, pero tinry natin pakainin sa ating mga beta. So, so far, kumain naman sila at saka maganda yung kanyang kinalalabasan. So, ang tanging sabi ko sa inyo ay itry nyo yung product natin. At siyempre, magkakaroon yun ng chance na makita nyo yung betas kung ito ba ay swak sa kanya o hindi, diba? So, mga ka-lods, alam nyo na yun. At paano natin makapain ito? I-message nyo ako sa Facebook. So, Mark Redaurado. Search nyo lang sa search engine. And then, ngayon, ang chances na manalo tayo sa ating parabol ay ang dapat nyo gawin ay punta kayo sa aking Facebook page, i-like nyo ang aking Facebook page, tapos share nyo yung ating ipopost doon na mechanics kung paano sumali at mag-comment kayo doon. So mga ka-lods, chance nyo na manalo ng beta fair sa Luzon at Visayas, hindi po lang tayo makakapag-ship. Sa Mindanao naman, makakaship tayo at doon tayo mag-usap sa ating Facebook page. So, kung nag-
nagustuhan nyo ang vlog na ito, kindly like, share, and subscribe. At pahit nyo na rin ang bell notification. So see you mga kalods at maraming salamat sa panahon.